Alright mga kapatid, this is the full review and walk around of the all new Honda ADV-160. Ito yung isa sa mga new colors na available for the ADV-160. This is the pearl white and the matte siya, no? So dahil matte siya, yung mga edges mas visible siya kapag tinamaan ng sunlight o ng kahit na anong reflection ng ilaw, no? And as you can see, unang-unang papansin dito na ADV-160 siya is the sticker itself. This has now a HSTC or Honda selectable torque control just like the PCX-160. Also, the windshield, bago na rin, medyo mataas siya ng konti. Tapos, kung papasin nyo dito, meron na rin siyang konting slit para yung hangin isa mag-go through lang dito at may iwasan yung wind drag. Sa unang tingin mo sa kanya, walang masyadong differences pagdating sa looks. Pero when you take a good closer look dito sa ADV-160, mapapansin mo, ito na yung bago. Ito na yung 2022 na ADV, no? The tires are the same, 110x80x14. And again, this is a single channel ABS. Yan. Then sa likod, meron tayong HSTC, which is the Honda Selectable Torque Control. Meron tayo ditong Honda emblem. So ito, lahat ng ilaw nito are all LED. The turn signals, LED rin. Ito nga, eye line niya, tulad ng ADV-150, is a soft light or parang a daytime running light. The taillight itself is the same katulad ng ADV-150, is the X-shape, no? So pag tinindot mo pa rin yan, lalabas yung dalawang light dito sa magkabilang dulo. Yung mga turn signals din and the hazard lights are still the same tulad ng dati. Pagdating naman sa gilid, ito medyo iniba rin ito. Yung sa dati, yung metallic design niya dito, although that's plastic, ito naman pinahaba hanggang sa ilalim. Yan, dito. Meron pa rin tayong side stand kill switch and yung apakan ng rider and yung extended footrest niya are still the same. Itong spot na to, lalagyan niya ng spark plug. And ito, ang ganda ng emblem niyo, ADV-160. Tapos punta naman tayo sa kanyang CVT. Kung papansin ninyo, same design sila and the looks ng airbox filter at saka ng CVT, ng design ng PCX-160. Because silang apat ni PCX-160, Airblade-160, ni Click-160 at itong si ADV-160 are all the same engines. So ito, meron tayong bagong Enhanced Smart Power Plus, came from the PCX-160. And ito, nandito pa rin ang trademark ng ADV, which is the 395mm na Showa shock na merong sub-tank. Dahil mahaba yung travel distance niya, better siya sa mga uneven roads. Ang tires natin are dual sport tires. Dito sa likod, meron tayong 130x70x13. Dual sport tires ito, no? And ako, papasin nyo, yung mags niya is parang dry bronze or brown yung pagka-paint niya, no? Dati, yung white variant ng ADV-150 are gold. Tapos yung brown is black and yung red one is black. This one, lahat ng variant nila, ang mags is color brown or dry bronze, no? Yung tapalodo niya, the same, halos same sila itsura ng Click 125 and Click 160. The grab bar, black na talaga siya. Yung dati, pagka lime green o dark green, pero halos the same pa rin siya. So punta naman tayo sa kanyang seat. Ito, nakita ko ni redesign to. Ang nakakatuwa sa kanya, kahit na retain yung taas ng ground clearance niya, yung seat height niya is na ibaba, because this ADV-160 has a seat height of a 780mm. At ang napansin ko sa kanya, ito lang, yung dati kasing ADV-150 madulas, tapos ito redesign na siya, mas pinababa na and mas makapit, oh, mas firm, hindi nadudulas yung putang mo dito tulad dun sa ADV-150. Mas gusto ko talaga tong design, yung baba ng upuan and yung kapit ng pillion and ng mismo rider dito sa upuan na to. Good job. Then dito naman tayo sa right side. Ito yung muffler, upright pa rin, no? Pero ang nabago, ito yung design ng liquid system niya, yung design ng radiator. So katulad siya ng design ng Click 160 at saka ng PCX-160, ando pa rin yung tire hugger niya, yung pangalawang Showa na 395mm, and still ito yung 220mm single pot caliper
disc brake. Dito yung nakalagay yung Honda Selectable Torque Control. So itong engine na to, this is a new engine. That's why all new to eh. This has a 157cc liquid-cooled 4 valves o 4 na barbola na. Mas malakas yung power, mas malakas ang torque compared to sa dating yung predecessor na ADV150. Again, ito yung emblem niya na ADV160 gold. Then ito yung tank capacity na dagdagan nito ng 0.1 kesa dun sa dati. Yung dati is 8 liters, this one has now 8.1 liters. Pero ito, medyo nirevise siya ng konti. So, try natin buksan. Ito, same pa rin nung dati, keyless pa rin tayo. So, when you open the fuel, meron na tayo na to, tulad ng sa PCX-160, gas cap holder. Yan. O, diba? Hindi ka na kailangan pa magpaatong ng gas cap sa upuan mo o sa kahit saan man, baka mawala mo pa, diba? Doon naman tayo sa underseat compartment niya. Ganun pa rin, tulad ng dati, all you have to do is to click this, lalight siya ng blue, may pipindutin yung seat, magkiklik yung upuan. Pag inopen natin to, wala na siyang yung ditong mataas na area tulad ng ADV150. And ito, meron na itong 30 liters na compartment. Yung layout niya, parang layout na rin ng compartment ng PCX-160. Yung sa PCX-160 ko kasi, kasyang-kasya yung full face helmet. Definitely, kasyang-kasya na dito yung full face helmet. Yung sa ADV-150, it has a 28 liters na compartment. Kasya-karamihan yung half face. Pero dahil mas slim ng konti siya dito sa sides na to, bihirang-bihira magkasa ang mga full face helmets. Depende sa size and depende sa brand. But this one, revised na to, mas maganda, mas malaki. It has a 30 liter capacity. So goods na to for our daily needs ng mga stocking o mga lalagyan ng mga luggages. Ganun pa rin, meron tayong seat stopper, no? Ang kinaganda dito sa seat stopper ng Honda, hindi tulad ng ibang motor na kapag inopen mo, seat stopper, hanggang ganyan lang. This one, pwede mo siyang extend. Yan. Okay, so punta naman tayo dito sa rider's perspective o dito sa view ng rider, no? Ito, redesign to. Gustong gusto ko talaga yung design ngayon ng handlebar ng ADV-160. Yung dati, grayish na silver. Ngayon, this one, matte black. Tapos tapered na to with color bronze sa kanyang handlebar. It still has a 28mm na kapal at yung haba niya tulad pa rin ng ADV-150. Nandito yung pride of ownership na Honda logo. Tapos dito naman yung isa sa mga favorite ko talaga na binago sa Honda ADV-160 is the instrument panel. Kung napasin ko dito, wala na yung buttons dito sa left and the right. Dito na siya, para siyang joystick. Pag pipiliin ka, right, left, up, and down. Totally redesigned. Tapos ito, totally redesigned na rin yung layout ng kanyang digital meter panel. This one, meron ditong indicator na HSTC, voltmeter, clock, speedometer, RPM, the fuel indicator, and nandito na rin yung odometer. Gustong-gusto ko din yung design nito. Tsaka napansin ko, mas maliwanag itong digital meter panel compared sa ADV-150. Mas kita-kita siya sa broad daylight. And the FYI pala, itong design na to, nanggaling ito sa ADV-350. Parehas na parehas sila ng digital instrument panel design. Ganun pa rin, meron tayong hood scoop. Ang purpose nito is parang visor. Kumbaga ba sa sombrero, di ba? And ganun pa rin, meron pa rin tayong idling start and stop system. Meron pa rin siyang hazard. And the ACG, or alternating current generator by Honda. Dito naman yung trademark layout pa rin ng Honda, which is the middle yung horn, ito yung high beam and low beam, and the turn signals. Try natin yung horn. And sa mga nagtatanong, kung sa ibang bansa kasi, inilabas ang CBS variant, this one dito sa Philippines, ABS variant only, ang inilabas ng Honda Philippines dito. Alright, this is the all-new Honda ADV-160. This is the ABS variant and tatlong colors ang available nila. Merong matte white, merong matte red, and the matte black. Para sa akin, for the price of 164,900, nung na-test ride ko ito at kinumpare ko siya sa ADV-150, para sa akin, it's super worth it. The power is there, the torque is there, and ano pa nga hanapin mo for a touring and a adventure motorcycle para sa category ng 160. This will be the last motorcycle na inilabas
ng Honda Philippines for their 160 lineup scooters. This is a great offering from the Honda Philippines, and alam ko sa sobrang kasikatan ng EDV 150, I'm 100% sure papatok ito. And that's the full review and walk around of the Honda ADV 160. This has an SRP of 164,900 pesos. This is the new offering of Honda Philippines, and marami pa tayong aabangan sa mga susunod na buwan. This is the Honda ADV 160.